cover na cover nito yung buong e-bike hanggang likod. Ayan. So, papakita natin para maganda. Hi mga mamshies, it's Mamsi Jean and welcome back to my channel. For today's video mga mamshies, mag-a-update ako ngayon dito sa aming NWOW ERVS2. Ayan. Ayan. So, unang-unang update, ito, kasi dumating na yung aming trapal. Ayan. So, babalik na rin ko yung camera para makita nyo ng mabuti. Ayan. So, ito yung kabuuan ng trapal. Ayan. So, cover na cover nito yung buong e-bike hanggang likod. Ayan. So, papakita natin para maganda. Ayan. So, itong e-bike, hindi siya kasama yung trapal. Meron kasing nag-comment dun sa dalawang nauna kong video about dito sa trapal. Ayan, hindi po siya kasama. Kapag inavail nyo po itong e-bike, wala pa po itong trapal. So, nung sa time namin na kumuha kami, walang available kasi limited edition pa raw yung mga trapal na ganito. So, naghintay kami ng almost 3 months yata bago dumating yung trapal. And then, in-install dun sa buong unit. Tinatanggal tong bubong. Ayan. So, napakaganda nitong trapal na to mga mamshies. Kasi, kapag umuulan, ayan, cover na cover yan, hindi po tayo mababasa. Kaya, ang ganda po yan. Ito, na ibababa po yan. Ito, yung sa may tapat ng pinto. Kaya, saradong-sarado yan. Walang talsik, hindi po kayo mababasa. So, kahit bumiyahe kayo ng umuulan, okay na okay. Ayan. So, nag-avail na rin kami ng seat cover. Buko din po yan. Ayan. So, ito yung sa upuan tsaka sandalan. Ganon din po sa likod. Hi, Ate Sid. Ayan. So, iba rin po ito. Kung gusto po nung mga magpagawa, ayan, comment lang po kayo and then sasabihin ko kung saan po kami nagpagawa. Then, ang halaga nga po pala nito is 650. Ganyan po kapag may design. And then, meron naman po mas affordable yung plain. Ayan, and then balik po tayo dito sa trapal. Sorry, nakalimutan ko yung presyo. Yung presyo ng trapal, 1.8. Ayan, 1.8 po yung halaga. So, bukod nyo po yan na babayaran. Ayan, pero sulit naman po yan. Kahit hindi umuulan, pwede nyo po siyang itaas. Ayan. So, hindi masyadong papasok yung alikabok. Kasi saradong-sarado po yan kapag nakababa. Yung last video namin dito sa aming e-bike, siguro nung inavail namin to, mga May. So, medyo natagalan ako mag-update kasi ginamit muna namin siya ng matagal para naman makita ko kung may mamimit kami na sira, ganyan na pagbabago. So, nagamit na namin to for almost 7 months. Ayan, so medyo matagal para masubukan talaga namin. Pero okay na okay pa rin siya hanggang ngayon. November na, wala naman kaming nakita na sira o pagbabago sa performance niya. Kaya para sa amin, okay na okay po ang e-bike na to, NWOW ERVS2. Ito po yung latest na design. Kasi yung una nito is yung ERVS. Ayan, so ibang-iba po yung itsura. Ito, naka-curve na po yung bubong. And then, yung salamin, maganda na rin. Cover na cover po yung harap. So, wala na rin pong makakapasok na tubig. Yun nga pala na kapag change oil na po kami. Kapag private use lang naman kasi, pwede nyo siyang magpa-change oil for the first time, mga 6 months or 7 months. And then, libre po yun. Tandaan nyo po, pag first time nyo pong magpapa-change oil, dun mismo sa branch na pinagkuhanan nyo nito, libre po ang pa-change oil. For today, aalis kami. Pupunta na naman kami ng Burgos. Ayan, meron pa pala akong bagong update dito sa e-bike. Nagagamit po. May nagtatanong din sa akin dun sa video ko kung kamusta naman yung paakyat. Ayan. So, good news po. Ito pong e-bike na to ay nadala na po sa Eastwood dito sa Montalban. Kung may mga nanonood na taga Eastwood, alam nila na pataas po yung lugar na yon. So, okay na okay din po ito sa pataas. Pero dapat, parang isa lang yung angkas nyo para hindi naman mahirapan yung e-bike. Okay, so sa bandang Kasiglahan din, nadala na rin po ito. Medyo paahon din po yung pabalik nun. So, nagamit na rin po ng anak ko. So, okay na okay din po ito sa paakyat na lugar. Ayan, paalis na po kami. Gamit na naman itong aming
e-bike. Halos araw-araw, ginagamit po ito kasi pang service namin, pang deliver ng mga frozen, ganyan. Kaya okay na okay po ito. Once a week lang namin sinacharge yung battery. Huwag nyo pong i-overcharge yung battery para hindi madaling masira. Ayan. So once a week, okay na po yun. And then kapag kailangan nyo talagang mag-charge, tignan nyo po yung manual kung ilang oras lang pwedeng i-charge. So titignan nyo kung ilan yung volts and then naka-indicate po doon kung ilang oras nyo lang siya dapat i-charge. So parang dadagdagan nyo lang po yung karga ng baterya. Ayan. So sa mga nagtatanong naman kung pwedeng pang negosyo to, pwede rin kasi bago pa kami mag-avail ng e-bike na to, marami na po dun sa lugar namin yung gumagamit nito na pampasada nila. So okay na okay din po ito na pampasada sa araw-araw. Ayan. Pang pamilya, pang negosyo, okay na okay po yan. Ayan. So napakadali kasing gamitin kahit yung bunso kong anak. Ayan, si Ate Sid. Ate. Ayan, marunong na siyang mag-drive nito. Kasi madali lang. Para ka lang talaga din nagpa-bike. Pero mas maganda kasi hindi ka natutukod. Kasi three-wheel siya. Kaya mas madali siyang matutunan. Naririnig niyo po yung tunog. Ayan po yung tunog ng e-bike kapag dinadrive niyo. Mahina lang naman siya. Hindi naman masyadong maingay. And then kapag straight lang yung daan, maganda rin yung takbo. Pero kapag yung bako-bako, ayan, o kaya malubak, ayan, medyo magalaw siya. Pero okay naman, dahan-dahan lang kayo para safe pa rin. So, mamaya na lang po ulit ako magbibideo. Kung gustong magtanong, kung meron pa po kayong ibang tanong, ayan, comment na lang po kayo dito sa video. And then, sasagutin ko po hanggat kaya ko kung mga na-experience na po namin yung gusto nyong itanong. Ayan, pero para sa amin, okay na okay po itong NWOW ERVS2 e-bike. Kaya kung gusto nyo pong mag-avail, huwag na po kayong magdalawang isip. Pasensya na mga mamshies, no, hindi na ako nakapag-vlog kanina, nakauwi na po kami. Kanina kasi medyo umulan, so maingay din, kaya hindi na rin ako nakapag-video habang paalis kami. And sobrang napagod na din yung mga bata. Siguro hanggang dito na lang po yung video na to. I-update ko po uli kayo tungkol sa aming NWOW ERVS2. Sana yung mga tanong nung ibang mga nag-comment dun sa dalawang nauna kong videos, nasagot ko. Ayan, so para sa amin talagang family, okay na okay po yung aming e-bike. Ayan, so gamit na gamit po namin yon, pero after 7 months ng paggamit namin, wala naman po kaming nakita pa na problema dun sa aming e-bike. So okay na okay pa rin siya simula nung nakuha namin. Ayan. So sa mga gustong mag-avail po niyan, marami pong branch yung NWOW. Maghanap lang po kayo. And may mga iba-iba naman pong term yung payment nila. So mamimili lang po kayo kung saan po kayo mas makakaluwag. Ayan. Sana nagustuhan nyo ang aming video for today, mga mamshies. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po magsubscribe po kayo sa aking YouTube channel, Momsi Jean. Marami pong salamat sa panunood at sa inyong suporta. See you on my next video. Bye!